tuloy. Maupo ka muna. O, pasensya na. Napapunta ka pa tuloy dito sa bahay kahit Sabado. Ayos lang yun, Pits. Hindi ikaw ang sinasabihan ko. Si Mara. Paya ka, no? Ay, huwag kang magulo. Hindi kita kinakausap, ha? Ay, ikaw nga to, eh. Hindi naman ako kinakausap. Sabat ka ng sabat. Ano? Sige! Hoy! Hoy! Yan na naman kayo, eh. Buti pa, pagtimpla muna kami ng kape. Ako, Pits? Wala talaga to. Sige po, sir. Pagtitimpla ko na po kayo. Okay lang po yan, sir. Alin? Napumunta po ako dito kahit na Sabado. Ah, oo nga pala. Ito kasi ang gulo eh. Yan na ba yung kontrata? Apo. Oh. Eh, buti okay na pala yung supplies natin sa Pampanga, no? Eh, binuksan na kasi yung warehouse sa Bulacan. Hindi ikaw, si Mara ang kinakausap ko. Eh, katulad mo na sinabi ni Patrick, nabuksan na po kasi yung warehouse sa Bulacan. Oh, eh, pero may problema pa rin tayo sa Laguna. Ano, akala ko ba okay ng distribution dito? Di ba nakahanap na tayo ng lupa, yung property na pwedeng pagtayuan ng warehouse? Opo, sir, kailan nagka-problema yung titulo ng lupa? Baka next month po okay na siya. Naku, baka ma-delay-delay pa yan. Hindi pa natin makakuha yan. Maghanap na lang tayo ng ibang property. Ay, may kakilala po ako, sir, may-ari ng lupa. Saktong-sakto doon sa lupa na hinahanap natin. Oh. Eh, kaya lang baka ayawan niyo po. Ba't ko ayawan? Kailangan-kailangan natin. Pwede lang kung may problema yung titulo niyan, ha? Ay, hindi, sir, wala pong problema. Oh, legal ba? Ay, legal na legal po, sir. Uy, ba't ko ayawan? Eh, yung may-ari po ng lupa, si Tommy. Si Tommy? Uy, ayoko nga. Pits, ayaw mo ng kape? 3 million? No way! O, bakit hindi? Eh, yun naman talaga ang presyo nun, di ba? Ayoko nga sana kung di lang sinabi ni Mara sa akin na eksakto yung para sa plantang patatayo ko. Alam mo, Pepito, pina-assess ko na yung property na yun. Alam mo ba, in 10 years, it's going to be worth 10 million pesos. Eh, gusto mong bayaran ka ni Pits ng 10 million? Yes! 10 million! 10 taon pa yon. Ito nga, wala pa isang taon. 3 million ibibigay ko sa'yo. Pepito, hindi ako nagmamadali. And remember, you're the one who's asking. Come on. Oh, sige, sige. 4 million. Hindi. 10 million. 5. 10! Huli na to, 6 million. Tapat na yan, ha? Okay, okay, okay. I'll give you a great deal, okay? Sige. A great deal! 10 million. Sabi ko sa'yo, hindi ako nagmamadali eh. 10 years lang naman yun eh. Tommy, ganito. Sakaling kagatin ni Pits yung 10 million na offer mo, oh. Sa palagay mo ba sa loob ng 10 taon eh, buhay ka pa? Kaso suntok na yun, baka mauna ka pa eh. Hayaan mo, akong bahala. Walang ya talaga yun. Oh, sige. Ingat ka dyan. Hay nako! Berta. Pag dumating yung Tommy na yan, huwag mong papapasok. Ay, hindi. Papasukin mo pala. Papasukin mo. Ano ba talaga? Papasukin o hindi? Ay, teka. Nandiyan na pala yung walang hiya. Ako ba yan? Meron ba bang ibang walang hiya? Bakit? Ano naman ang ginawa ko? Walang hiya ka talaga. Last week ka pa pala binayaran ng producer ni Deedee yung pinadala siya sa Hong Kong, di ba? Okay. Oh, hindi mo malang sinabi sa akin. Kung hindi pa tumawag si Deedee at sinabi niya sa akin, hindi ko malalaman. Eh, hindi ka naman nagtanong eh. Anyway, bibigay ko naman sa kanya pagbalik niya. Nako, tigilan mo nga ako. Lumayas ka nga sa harap ko. Lumayas! Oh, okay, okay. Hindi ka na naawa kay Deedee? Wala man lang pera yung tao. May food allowance naman siya. Hindi naman siya magugutom eh. Hindi siya magugutom. Pero wala siyang pera. Pambili ng pasalubong sa akin. Yun nga lang. Sige. Huwag kang mabalik ah. Huwag kang mabalik. Ngayon na, ngayon na. Please, talagang lalakto. Kaya pala. Ano kaya pala? Kaya pala gigil na gigil ka. Mukha kang pasalubong. Eh, kung ikaw ang pasalubungan ko. Nang ano? Nang palakpak! Sige, dali nyo na sa kotse yan. Eh, hindi nakakasya yan. Puno na yung likod eh. Ay. Eh, di, lagyan natin sa harapan. Ay, ikaw, ilagay mo. Eh, di, ilipat yun sa kotse, Lipitoy. Ah, hindi na rin po kakasya, ma'am. Uy, uy.
Ano na naman yan? Eh, magde-deliver kami ng cupcakes. Eh, hindi na raw kasya sa kotse. Oh, bakit di ilagay dun sa van? Ah, nasa talir pa po. Nako, yung sinasabi ko eh. Dapat bumili tayo ng kotse mo. Dapat na pinili natin yung malaki. Oo nga, ma'am. Dapat yung malaki para bagay na bagay sa inyo. Ba't kayo tumatawa? Ako? Hindi ako tumatawa. Ay, ma'am, hindi po ako. Oo nga po, ma'am. Eh, ma'am, baka hindi po nila nag-gets. Ang ibig ko sabihin, malaki po yung kunin niya sa sakin para sakto po naman. Wag mo na ituloy. Alam ko na. Pag-jogging na. Berta, may tao. Berta. Baka mamaya, si Tommy yan ha. Huwag mo papasukin. Hindi naman nagdo-doorbell yun. Tayo nga pala. Makapal nga pala mukha nun. Oh, sino raw? Gigi, pinsan mo raw. Ha? Nasaan? Nandyan na, may kinuha lang sa kotse. Bakit mo pinapasok? Eh, di ba, sabi mo si Tommy hindi papasukin. Eh, parang, sabi mo wala ako! Sabi mo wala ako! Ayoko magsinungaling. Kung gusto mo, ikaw na magsabi. Eh, di nalaman din niya. Alam mo ba, mas gusto ko pa na si Tommy na lang ang dumating kaysa dyan sa pinsang ko na yan. Bakit? Mas walang yapa yan kaysa kay Tommy. Cousin! Cousin, kamusta pala ko? I miss you. Pasalubo ko sa'yo. Napakasarap niyan. Salamat. Anong salamat? Babayaran mo ko dyan. 750 lang naman. Mahal yan. Kamusta ka na? Ano bang ginawa mo? Nakakarma ka. Binuhos yung tubig na lapnos. Talaga? Oo, buti na lang doon kami ni Janice na agapan namin. Ano po ba ang mga dapat at hindi dapat gawin kapag bigla na lang umapoy ang niluluto? Huwag na huwag nang magpapanik. Then, ang susunod, gawin mo na yung dapat mong gawin. Una-una, huwag mong gamitan ng tubig. Huwag mong bubuhusan ng tubig. Huwag na huwag mo rin susubukan na buhatin ito at subukang dalhin sa labas. Kasi, delikado yun. Dapat i-switch off mo yung source ng flame. So, ito yung stove. Bakit naman pumainam ang baking soda pamatay ng apoy? Okay, so may tinatawag tayong partitahedron. So, ang partitahedron kasi may apat na element. So, una is yung hangin, yung init, then yung fuel o yung panggatom, then yung chemical chain reaction na tinatawag natin. So, ito yung compound na to, hindi siya flammable, hindi siya combustible, o hindi siya nasusunog. So, pag binuhos mo ito doon sa mantika, matatakpan niya ngayon. So, wala nang supply ng oxygen. Then, yung cycle ng partitahedron, puputulin niya yun. Puputulin niya. So, yun yung papel niya ngayon. So, ibuhos mo lang yun. Buhos mo doon mismo sa nasusunog na kawali. So, mamamatay na yung sunog. So, pag binuhos mo ito doon sa mantika, matatakpan niya ngayon. So, wala nang supply ng oxygen. Mali pa naman po sa baking soda, ano-ano pa po yung mga pwedeng pamatay na apoy? So, ang pinaka-the best talaga, ang tulad na, sa first extinguisher, may laman kasi yung powder na mono-ammonium phosphate. So, halos kapareho siya ng baking soda na hindi siya combustible. Kung meron kang first extinguisher sa bahay, mas mainam, gamitin mo. Ang isa pang pwede mong gamitin na gamit sa bahay is yung salt.
Pero hindi ito yung salt na common na ginagamit, yung rock salt. So ito yung salt na napaka-pino, na halos powder na siya. So yun yung pwede. Yun yung pwede din gamitin. Pero kung wala yun, kung makakalabas ka ng bahay, pwede yung buhangin, pwede yung lupa. Pwede rin. O kung meron kang fire blanket, or meron kang basang kumot, o yung towel, pwede mo rin gamitin para ipantakip. So ganun din naman kasi ang proseso niya, tatakpan niya rin yung supply ng oxygen para mapatay niya yung sugo. Eh, ang karamihan po sa mga tao, ang unang may isip is bubuhusan ng tubig yung umaapoy na niluluto. Bakit po bawal? Ang tubig at ang oil, ang mantika, ay hindi siya naghahalo. So yung tubig ay mas mabigat siya kaysa sa oil. So iibabaw ngayon yung cooking oil. And wala rin. Dahil sa sobrang init ngayon ng cooking oil, yung tubig na binuhos mo, magta-transform siya into steam. Okay, so pag binuhos mo isang baso, mag-expand siya 1,700 times. Bubuhatin niya ngayon yung cooking oil pataas, kaya siya mas lalong lumalaki yung sunog natin. So, ang oil at ang tubig ay hindi kasi siya nakahalo. Okay, so sa lahat ng situation, emergency situation sa bahay o kahit saan sa trabaho, unang-unang dapat mong gawin is huwag kang magpapanik. Sa lahat ng bagay, huwag magpapanik. So, balik pa rin doon sa ano yung tama, huwag lang yung una mong maiisip. Buti alam mo yung gagawin. Hindi ako, si Janice. Alam niya yung pag ganun. Pag binuhusan mo na tumbig at sigurado masusunog ka, ang ginamit niya baking soda. Kaya yan, baking soda ang ginamit ko. Bihira ka, oh. Hoy, ano nangyari? Eh, ma'am, kasi po, nasunog po yung piniprito ko. Bubuhusan ko sana ng tubig. Tinulungan ako ni Patrick. Buti na lang, hindi rin ako nasunog. Pasalamat ka. Salamat. Ha? Salamat. Salamat sa ginawa mo, Patrick. Diyos ko. Salamat talaga, Patrick. Mami, Malato. Oh, Nanay, dapat maghanda tayo. Handa agad? Para-paraan ka rin, no? Salamat talaga. Baby, hindi ako makahinga. Ha, ganun ba? Salamat, Patrick. Salamat. Paano mo naman nalaman tong lugar namin? Ikaw naman, Cassie. Parang hindi mo ako kilala. Lahat naman nalalaman ko, di ba? Oh, sabihan mo ko, ilang araw na ba nasa Hong Kong si Deedee? Paano mo nalaman na sa Hong Kong si Deedee? Berta, isinabi ka ba sa kanya? Wala. Bakit ko naman sasabihin sa kanya? Hindi ko naman yung kilala eh. Ay nako, di ba sinabi ko naman sa'yo? Walang nangyayari na hindi ko nalalaman. Ay, bakit ka nandito? Kasi gusto kong ibenta ang kotse ko. Ay, wala akong pera. Alam ko naman yun. Hindi ko naman iaalok sa'yo eh. Pahiya ka, no? Sa'yo, kapitbahay, sigurado may mayaman dito. Village to. Oh, sa kanila ko ibebenta. Ay, wala. Walang mayaman dito sa village namin. Ay, meron! Yun! Meron! Oh, ay, nako! Magkakasundo kayo. Talaga, ha? Oo. Siguradong sigurado. Perfect! Ay, nako! Do you like it? Maganda nga eh. Parang bagong-bago. Magkano mo binibenta? Ako, mura lang to. 2.5 million lang. 2.5 million? Oo, oh, mura, di ba? Mahal nga eh. Sabi ni Mimi, galante ka daw. Pero mukhang isa-isa lang siya naging tama. Ano yun? Nagwapo ka daw. Really? Thank you, ha? Actually, mukhang reasonable lang yung presyo mo eh. Pwede ko ba tingnan sa loob? Oh, sure. Okay. Eto, tingnan mo. Oh, okay. Pwede, kung gusto mo, start mo pa eh. Okay. Oh, malakas ang aircon yan. Okay. Hmm? Titignan natin, ha? Uy. Uy. Ganda. Sa'yo to? Ha? No, Pepito, my friend. Kay Gigi ito. Pinsan ni Mimi. Si Pepito yung kapitbahay namin. Pepito, my friend! My friend? Baka interesado ka. Ah?
At teka, pinapauwi na ako. Sige, next time na lang. Sige. Bakit mo pala binibenta to? Well, napag-isip-isip ko kasi, maganda rin magka-business, di ba? May have a business idea? Wala pa naman specific, pero I'm open to ideas. You know, I have a business proposition for you. Gusto mo pag-usapan natin? Talaga nga. Ako? Sige! Huwag ka, tara sa loob. Sige, sige, tara. Wait, sandali. Baka may aso ka dyan, ha? Takot ako sa mga aso. Don't worry. Walang aso dyan. Kung may hayop sa loob, ako lang yon. So, beware! Okay lang yon. Lagi naman ako may bit-bit eh. Ganun ba? Actually, mabait ako sa shih tzu eh. Hindi nga ako tumatahol. Tara na nga. Okay. Okay na po kayo. Sige. Oh, Patrick, kung kanin pa. Ay, nako na. Sabi mo lang pagka tama na. Oh. Yeah. Okay na ba? Ng tubig, ha? Oo, sige. Wala ta? Oo. Totoo ba ito? Ano ito nga? Ano ba nangyari dito? Oh, eh, sir, kung hindi po kasi kay Patrick, eh, malamang natusta na po ito si Ate Baby. Paano natusta? Hindi, kasi lumaki yung apoy nung piniprito ni Baby. Ngayon, bubuhusan na sana ng tubig na pigilan ni Patrick. Ah, bumabawi si Baby sa kanya. Eh, kita mo naman. Sa lakas, malasundo na yung dalawa. Oo nga. Teka. Wala na bang hotdog? Ay, sir, meron pa po ron, kaya lang po para kay Patrick na po yun eh. Oh, ako paano wala? Ah, Pitch, sa susunod na mamili si Elsa, padagdaga mo na para meron ka rin. Ay, tara. Warehouse? Yes. Warehouse ng tubig. Kakalabanan natin ng nawasa? Warehouse ng mineral water. Do you remember Pepito? Hmm. Okay, gusto niyang kumuha ng warehouse sa Laguna. Gusto nga niyang bilhin sana yung property ko, pero hindi ko binente sa kanya eh. So, ang gagawin natin, tatayo tayo ng warehouse sa property ko at pauupahan natin sa kanya. Of course, oh. Mamahalin natin para malaki kita natin. Oh, I like it. So, ibig mong sabihin, iyo ang lote, pero ako magpapatayo ng warehouse. Yes! So, 50-50 tayo. Teka. Parang lugi ako dun. Hindi yata 50-50 yun. Bakit ka naman malulugi? Ito naman, elote mo nga. Pero ako naman ang gagawa ng trabaho dahil ako magpapatayo ng warehouse, ako maghahanap ng contractor, engineer, lahat ng papeles, permits, lahat ako. At pag napatayo na natin, ako din ang magpapatakbo ng business. O di fair, di ba? Patas lang, 50-50 nga. Okay, sounds fair. Oh, see? O ano? O deal? Yes! Deal na deal! Okay. O paano? Yung kotse ko, bibili mo na. Magkano ulit yun? 2.5 million lang. Mali. Pero may alam ako kung kanino natin pwedeng ibenta. Kanino? Kay Pepito. Yes! I love it! Yeah. So, kailan? Ngayon na? Ngayon na, tayo na! Hindi. Sumahan kita. Hindi pwede yun eh. Hindi pwede. Dahil walang tiwala sa iba yun eh. Ako lang pinagkakatiwalaan ni Pepito. Pinagkakatiwalaan ka? Oh, may duda ka ba? Hindi naman. Ano? Pepito, my friend. Bilhin mo na. Eh, iniisip ko nga't naghahanap din ako ng malaking sasakyan para kay Elsa eh. Tama yan. Pero di ba sabi mo dun sa pinsan ni Mimi? Oo, kay Gigi. Oh, Gigi, pero, oo. Sabi niya sa akin, ako nalang magbenta sa'yo dahil nahihiya siya sa'yo eh. Ah, dahil ikaw makapalang muka. Hindi naman. Pinagkatiwalaan lang niya sa akin. Wow, titiwala talaga siya sa'yo? Bakit lahat tinatanong ako ng ganyan? Gusto mo sagutin ko yan? At ikaw? Bakit lahat ang tanong ko, sagot mo, tanong rin? Gusto mo sagutin ko yan? Hindi lang. Teka, sandali. Kung sakali lang, ha? Kung sakaling bibiling ko to,
Paano yung papeles na to? Ah, ako nang gagawa ng deed of sale. Ako na bahala. Kau na? Oo! Oh. Tommy, magkano nga to? Parang ikaw bibili ah. Pits, huwag mo nang bilhin. Hindi, nagbibili na ako! 3 million. 3 million? Oh. Bakit? Mahal ba? Hindi ho, sir. Murang-mura na ho yan. Na-search ko kasi nasa 5 million pa yung resale value niya. 5 million? Opo. Alam mo, hindi na. Okay na. 3 million. Nagsara tayo. May witness ako. Oh, pero nagkabali ako. Oh, sige. 4 million na lang. 3.5! Okay. Come in! Please. O yan ha! 2.5 million pesos. Bakit cheque mo? Ha? Ah, kasi sa bangko kami nagbayaran eh. Dideposit ko na. Alam mo naman, marami manloloko ngayon, di ba? Ah, oo nga pala. Ah, nakausap ko na si Pepito tungkol sa warehouse. Pumayag na siya na i-rent sa atin. So, we have everything in place. We have the land. We have the cash. Pwede nang umpisahan yung construction. O, di ba? Actually, may konting problema lang. Huh? Kasi yung engineer na nakausap ko, ang sabi niya, ang gagastusin daw na total, mga 5 million. What? Pero kasama na dun yung permit. Yeah, pero 5 million, 3 million lang yung pera ko eh. 3 million? Did I say 3? No, 2.5. Renowned off ko lang. So, saan natin kukunin yung extra 2.5 million? Alam ko na. Ano? Bakit hindi mo isanla yung lote mo kay Pepito? Extra money yun? Total kikitain din naman natin yun eh. And you know what, Tommy, my friend, just for that, yung first year na kikitain natin, hindi ako kukuha ng parte, iyong-iyo lahat yun. Talaga? Talaga gagawin mo para sa akin yun? Yes, of course naman. Okay, kailangan ba papayag natin si Pepito na masanla ng 2 million? 2.5 million ang kailangan natin, hindi 2 million. Kulang yun. Oo nga. Pero may 500,000 nga ako ngayon eh. Ano? May pera ka? Akala ko pa sabi mo wala kang pera. Oo nga eh, pero may naipon ako sa alkansya ko. Kasya ang kalahating milyon sa alkansya? Oo. Dahil tigsa 10 piso kasi eh. Okay. Day! Diyan na! Uy! Ano ba? Saka lang, ma'am. Oh, hakbang pababa. Hakbang pababa. Yan. Yan. Lakad ulit, lakad. Saan niyo ba ako dadalhin? Malapit ako, Nay. Saka tayo na lang, ma'am. Oh, hakbang pababa. Pababa. Malalim. Ay, ma'am! Kaya ko. Saan ba? Ano ba? Hindi na ako. Tiyan ako. Okay lang yan. Ready ah. 1, 2... Wow! Ganda ng kotse! Kay Mom yan, no? Salamat, Maria, ha? Ma'am, huwag po kayo sa akin magpasalamat. Si Sir may regalo niyan, eh. Wapo! Teka, kanina binentahan mo ako ng kotse. Ngayon naman, magsasanla ka ng lupa? Baka may pinagtataguan ka, hinahanap ka ba ng mga pulis? Hindi naman, Pepito. Kaya lang, kinulang kasi yung puhunan ko sa paggagawa ng warehouse. Kaya sinasanla ko sa iyo ang lupa ko for 2 million. 2 million? Paano kung di ka makabayad ng 2 million sa akin na mapupunta yung warehouse? No. Oh, siyempre, napag-isipan ko na yun, di ba? Actually, bali yung 2 million na utangin ko, actually, bale yun parang rent mo for 1 year. Para bang may advance upa ka for 1 year. Di ba that make sense? Make sense sa'yo eh. Parang pabor lahat sa'yo to eh. Actually, Pepito eh. Makikiusap sana ako sa'yo eh.
ano mo, this is the first time na gagawa akong negosyo na... Na ano? Na legal? Yeah. Kaya supportahin mo naman ako. Mm, sige na. Mukhang seryoso ka naman. Sandali, kukunin ko yung cheque. Ah, pwede bang cash? Sarado niya naman ako eh. Cash? Oo. Oh. Kung gusto mo ng cash, maghintay ka bukas. Wait. Okay lang sa akin yung cheque. Hindi naman ako masyelan. Ang layo, no? Layo ba? Ang layo ng joke. Okay. Okay lang. Okay lang sa akin ang check. Dahil ako'y in check. Okay ba yun? Oy, I didn't really funny. Sandali. Kung ganyan lang yung mga joke mo tungkol sa check, check na lang tayo mag-usip. You're so funny, Pepito. You're my Pepito. Funny friend. I like your sense of humor. You're so funny. Bibi, anong binabasa mo? Ah, naghahanap kasi ako ng masarap na recipe ng lapu-lapu. Eh, nabanggit sa akin ni Patrick na gusto niya yun. Eh, pagluto ko siya bukas. Bakit mo ginagawa sa kanya yan? Eh, siyempre, iniligtas ako ng tao. Kaya dapat, pagsilbihan ko siya. Hindi mo naman kailangan gawin yun. Siguro isang beses. Tsaka ano, habang buhay kang may utang na loob sa kanya? Ewan ko ba? Eh, ganun talaga ako eh. At saka gusto ko lang bumawi sa ginawa niya sa akin. Eh, ti baby, ba't ako hindi mo ako pinagsisilbihan? Bakit ko naman gagawin yun? Lagi mo sinasabi sa akin na may utang na loob ka sa akin. Utang na loob, Maria, umalis ka sa harap ko. Utang mo, kasasabi mo lang? Utang na loob kayong dalawa, umalis dalawa, ngayon na! Di ba sinabi niya rin sa'yo, meron siya ba? Ito. Eh, bakit 2 milyon lang yan? Ito yung kalahati. Ikaw talaga ha? Sabi mo sa akin, 10 piso. Well, kasi nakakahiya naman kung puro bariya bigay ko sa'yo, diba? Well, kompleto na ha? So, pwede na ba natin umpisahan yung warehouse? Oh, pwedeng-pwede. Bukas na bukas, umpisahan na natin ang groundbreaking natin. Okay? Okay! Paano? Sasambang sa akin? Sure! Oh, okay! The 10 a.m. bukas! Susunduin kita! Okay, I'm so excited, Gigi. Oh, I'm so excited! So, paano? Alista ako? Oh, sige, please! Oh, yung pera! Oh, nga, no? Tommy, my friend. Yeah. Santa Claus! Son! G. Hello, Mimi? Ano na naman? Oo. Napadaan ba dyan si Gigi? Hindi. Bakit? May problema? Wala naman. Sige. Na-Tommy yata ako. Ang laki! Sakto ko kay ma'am yan. Oo nga. Uy, Berta, huwag ka nga nakikisali. Eh, bakit ba? Eh, sakto naman talaga yan kay Elsa. Di ba nagde-deliver siya ng mga cake? Sorry, akala ko kasi binibiro mo si ma'am na bagay sa kanya yung kotse kasi malaki rin. Brand new ba yan? Hindi. Binili ni Pitoy sa pinsan mo, kay Gigi. Si Tommy pa nga nag-ayos eh. Patay! Bakit? Eh, manluloko yung Gigi na yun eh, pinsan mo yun. Ay, tawagin niyo nga si Pitoy, dali! Sir! Sir! Hi! Si Pepito.
Tiyak ka? Ano? Bakit mo binenta si Pepito? Eh, manluloko yung pinsan ko, si Gigi! Eh, hindi ko naman alam na manluloko pinsan mo eh. Tiyak, tiyak! Kung manluloko siya, bakit mo pinakilala sa akin? Galit kasi pareha si Mimi sa inyo ni Gigi. At gusto niya makita kung sino maluloko sa inyong dalawa. Eh, mukhang ikaw ang naloko, kaya natatawa ko sa'yo. Berta! Dahil dyan, hindi na ako naloko, pati si Pepito. Uy, teka, sandali. Parang ikaw lang. Paano ako maluloko eh? May papeles tong sasakyan. Ha? Ha? Pepito? Oo. Oh. May pakikiusap sana ako sa'yo eh. Ano? Anyway, mura lang naman yung benta ko sa iyo ng kotse, di ba? 3 million. But actually, yung value niya is 5 million. Mm. Pwede ba yung 2 million na inuta ko sa iyo? Quits na lang tayo doon. Quits? Teka, isipin ko, ha? Ah, hindi. Hindi tayo quits. Patawarin mo na. Okay na yun. Huh? Okay na. Okay na. Isosoli na lang namin sa'yo yung titulo ng lupa mo. Maraming salamat, Elsa. Pepito, salamat. At saka yung lupa ko na binibenta, gusto mong bilhin ng 6 million, payag na ako. Payag na ako doon. Ay! Kung ako sa inyo, hindi ako papayag. Ba't ka ba nakikialam? Good morning, ho. Taga TMD Car Rentals ako. Natrack ko kasi namin, through DPS, na dito iniwan ni Miss JJ situation yung coaching ni rent niya. Ha? Oh. Ibig mo sabihin, rental lang yan? Oo, oh, ito nga yung papeles oh. Hindi nga ako namin siya matawagan eh. Nakanino ba, Susi? Susi daw. Ito ho. O sige, tuloy na ho ka. Alam mo, ngayon sigurado ako na pareho kami na loko ni Pepito. Hindi. Teka. Magkano mo binenta yung kotse? 3 million. 3 million. Magkano mo isinanlay lupa? 2 million. 2 million. May utang ka pa sa akin na 1 million 10 pesos. Ha? Yung pala yung binabanggit na hindi pa nababayaran. 6 million 10 pesos. Magkano mo binibenta yung lupa mo? 6 million. 6 million! Huh. O may utang ka pa sa akin 10 pesos. Pagbihira ka naman, oh. Naloko na nga ako, tapos sisingin na yung bako ng 10 piso. Wala na akong pera, no? Piruin mo nga naman, oh. O ngayon, quits na tayo. May lupa na tayo sa Laguna! Sabi nila, dalawang klase lang ng tao meron sa mundo. Isang manluloko, isang nagpapaloko. Ang tanong, alin ka doon? Kung pwede nga lang sana, wala eh. Kung ikaw yung manluloko, isipin mo na hindi lahat ng kasalanan eh. Sorry lang, katapat. Pero kung ikaw naman yung nagpapaloko, eh huwag ka naman sanang gumante at manloko rin ang kapwa mo. Kung naloko ka na, maging wise na hindi na maulit sa'yo. Learn from the past, ika nga. Sabi nga nila, dapat madala kapag masama. Gabi! Uy! Tingko yan ah! Mukhang masarap yan ah! Ay, na-request po yan ni Patrick ah! Tsaka yung paborito niyang hotdog, syempre! Kaya kain na! Ayaw niya, Pits? Tanong mo, parang ayaw mo talaga mamigay eh. Hindi, para sa susunod, ginawa ka ni Elsa. Ako nga ang bumili niyan eh. Hiya mo na nga. Sige na, sa'yo na yan. Ay! Sir! Ako natin yung setup. Ay! Tulungan mo at natinig yata, o. Ikaw nga! Ay!
O ano? Pitch. Wala na yung tinik. Uy. Salamat. Salamat, eh. Niligtas mo buhay ko. O siya, paano? Quit siya tayo, ah. Sige, sige. Quit siya tayo. Mabuti naman. Tagal na akong asar na asar sa'yo, eh. Tagal mo na akong pinapahirapan, eh. Ha? O? Ha? O ano? Bukong pinatukan! Ay, kaya quit siya tayong dalawa! Hindi! Magsisimbihan mo ba ako? Hoy! Niligtas kita! Kaya quit siya tayong dalawa! Hindi! Bakainin mo ba ako? Bakit mo ba ako? Hoy!